Talaga naman summer na summer na. Summer na, oh, Kuya Kim. At siyempre, mas mo tayo sa Semana Santa, di ba? Oo, oo. Pagkaganitong panahon ho, eh, talaga yung mga babae natin, kanya-kanya na pagpapakita ng mga debosyon, panata, di ba? Alam mo, tanda-tanda ako pa, nung sa San Andres Pukui, talaga, pagkaganitong summer na. Sari-saring prosesyon doon sa dalawang parish namin doon. Napakarami mga prosesyon ng santo at ng, lalo pagkamahal na araw. Gusto ko manonood ng mga prosesyon kasi di ba yung mga poon yan, yung mga pag-aari ng iba-ibang individual yan. Mm. At dinadamitan nila talaga yan taon-taon. Mm-hmm. Talagang binibigyan nila ng magagandang damit yan. Bahagi yan ang kanilang debosyon, panata, tuwing sumasapit ang Semana Santa. Di ba, Kuya Kim? Mm-hmm. Panoorin po natin ito. Mula sa huling hapunan, pagdurusa ni Jesus sa halamanan, pagpasan at pagpapako sa krus, hanggang sa kanyang pagkakahimlay. Iba't ibang imahe ni Kristo at ng mga santo ang nakadisplay sa exhibit na ito sa simbahan sa Malolos, Bulacan. Kapansin-pansin din ang bihis ng bawat poon. Ang mga disenyo nito, handcrafted o ibinurda ng kamay. Si Ron, bata pa lang daw nang umpisang mangulekta ng mga imahen. Umabot na sa 50 ang bilang ng kanyang koleksyon. Para sa akin, mas naging malapit ako sa Panginoon. Sila rin yung naging daan upang ako ay makapaglingkod sa simbahan namin. Lahat ng damit na suot ng mga imahen, mano-manong ginawa ng mga bordadera ng Malolos. Kung noon, nagpapagawa lang si Ron ng damit sa kanila, ngayon, siya na ang namamahala sa grupo. Imbis na mamatay yung embroidery business at mawala na rin ako ng tagagawa ng damit ng poon, I took over. Ako na yung nag-manage ng bordahan. Mga simbahan gaya ng sa Quiapo, Tondo, Antipolo at sa Manawag ang nagpapagawa sa kanila ng damit. On a regular basis, kami din ay gumagawa sa ibang bansa. Sa Mexico, kami ang gumagawa ng damit ng Virgen de San Juan de los Lagos sa Jalisco, sa Mexico. Nakabase raw ang kulay at disenyo ng kanilang ginagawang damit ayon sa kagustuhan ng simbahan. Actually, meron tayong tinatawag na liturgical colors. So, bawat isang santo ay merong particular na kulay. So, ito ay sinasangguni namin sa mga pare, sa mga liturgist, o yung mga mas nakakaalam tungkol sa mga ganitong bagay. So, hindi kami basta-basta lang magbibigay ng kulay na, gagawa ng kulay na ganito, or magbuborda ng disenyo na hindi naman angkop para sa santong iyon. Ngayong Semana Santa, abala ang kanilang grupo. Tinatapos nilang damit ng poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Ang kailangan na kulay would be closest to the color of the blood. Yun yung usual na kulay na ginagawa namin para sa Senyor, mahal na poong Senyor Nazareno. Sa konsepto naman ng design ay nagpe-present kami ng mga design. Usually, ini-incorporate namin either yung mga Christogram o yung mga may kinalaman sa Panginoong Hesukristo. Yung ginagawa naman ngayon, ang in-incorporate naman namin doon ay yung mga nandoon na kapaloob sa Last Supper kasi ito ay in preparation for the Holy Week. Ang isang damit tulad nito, 3 hanggang 6 na buwan daw bago matapos. Nagsisimula ang lahat sa paggawa ng mga disenyo. Yung i-design mo, galing doon sa gusto, sa desire ng customer. Kahit na anong galing mo, kapag hindi naman niya sinabi yung gusto niya, eh di syempre, ika-cancel yan. Ilalapat ito sa tracing paper. Gamit ang mga metallic thread, isa-isang ibuburda ang bawat disenyo. At kada disenyo, oras ang ginugugol sa pagbuburda. Tsaka ito, gugupitin at tatanggalin ang mga himulmol. Sunod na itatahi at bubuuin ang mga disenyo sa mismong tela ng damit. Kapansin-pansin din na kulay silver at gold ang sinulid na ginagamit sa ganitong mga kasuotan. Bakit nga ba? Ang mga damit ng mga santo or ang mga banal ay they are garbed with raiments of light. Ibig sabihin, sila ay nagniningning. Dahil sa mabusising proseso, umaabot ng mahigit 100,000 piso ang damit ng isang life-size na rebulto. Bago at pagkatapos bihisan ang mga imahen, tradisyonan ni Ron ang umusal ng panalangin. Mas napapabanal yung buhay ko sa paggawa ng ganitong mga bagay.
So, bukod sa nakakatulong ako sa pagkakaroon ng trabaho sa ibang tao, napapabanal din yung aking sarili, napapabanal ko rin yung mga gawain ng mga tao na nakapaligid sa akin o gumagawa ng mga damit na ito. Para mapangalagaan ang mga burda ng damit, hindi niya raw ito nilalabhan. Nililinis niya ito gamit ang vacuum cleaner at saka binabalutan ng papel kapag itatago na. Mga imahe ito, hindi po yan pinupunta para sambahin. Hindi po kami sumasamba sa mga rebulto. Yan po'y ginagamit para sa panahon natin, PowerPoint, visual aids, to catechize and to evangelize our faithful. Bilang Katoliko, tinuturo namin ang mga imaheng ito ay larawan, pagpapaalaala ng mga naganap sa pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo. Sa kabila ng modernong panahon, nananatili pa rin ang tradisyonal na paraan ng paggawa ng damit ng mga puon, katulad ng malalim na pananampalatayang nananatili pa rin sa bawat deboto. Ako po si Sandra Aguinaldo at yan ang kwentong Dapat Alam Mo!